ang hagdan na mismong pinag-akyatan ng ating Panginoong Hesukristo nang dalhin siya kay Poncio Pilato upang litisin at pahirapan ng mga kawal. Ang hagdan na ito ay itinuturing ngayon ng maraming Kristiyano bilang isang sagrado at mapaghimalang bagay. Ang hagdan na ito, di umano dito mismo dumaan ang ating Panginoon. Bukod dyan, malalaman din ninyo ang eksaktong lokasyon kung saan ito matatagpuan at totoong pwedeng-pwede niyong mapuntahan, makita at malapitan hanggang sa ating panahon ngayon. Sumubaybay lang kayo mga kaibigan dahil itinitiyak namin marami na naman kayong ikukwento sa inyong mga kakilala. Dito lang sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Bago tuluyang maipako at mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, alam nating nilitis siya ni Herodes at ni Poncio Pilato. Matapos siyang hatulan sa pamamagitan din naman ng mga taong bayan na ang nooy pinili nila ay pakawalan si Barabas, ibinigay naman ni Pilato si Kristo sa kanila upang ipako sa krus. At nang maibaba na nga ang huling hatol, dinala naman ng mga kawal ng nasabing gobernador ang Panginoon sa isang dako na tinatawag na Pretorio. Ito ang katunayan. Basahin natin sa aklat ng Marcos 15:14-16. Ngunit sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa?" Subalit sila'y lalong nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sa pagnanais ni Pilato na bigyang kasiyahan ang taong bayan, pinalaya si Barabas para sa kanila. Pagkatapos na ipahagupit si Jesus, siya'y ibinigay niya upang ipako sa krus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagan na siyang Pretorio at kanilang tinipon ang buong batalyon. Kapag sinabing Pretorio o sa wikang Ingles ay Pretorium, ito ay tumutukoy sa isang dako na nasa kampo ng Romanong gobernador. Maaring ito ay bulwagan o tolda, na kung saan sinabi sa talata, sa Pretorium ito dinala si Kristo ng mga kawal. At kung atin pang babasahin ang mga sumunod na talata, malalaman natin na doon sa Pretorium iyon, siya ay pinahirapan ng mga ito. Pero munting kaalaman, ano naman ang kinalaman ng Pretoryong iyan sa sinasabi mong hagdan na pinag-akyatan ng Panginoong Hesukristo? Halika't alamin natin mga kaibigan. Alam mo kaibigan na itapik na natin ito noong nakaraan, subalit ito yung karugtong at kabuuan ng kwento at detalyado nating tatalakayin tungkol sa Scala Santa dahil nabitin kayo sa nauna naming itinapik. Ang Scala Santa ay Italian words na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Holy Stairs o sa ating wika ay ang banal na mga hagdan. Ang Scala Santa ay ang 28 mga puting hagdang marmol na isang Roman Catholic relic. Kapag sinabing relic, ito naman ay yaong mga bagay na may kaugnayan sa mga itinuturing na mga sagrado o banal na bagay na nagmula pa sa nakaraang panahon. Batay sa tradisyon ng mga Katoliko, ang Scala Santa ay ang hagdan na siyang nilakaran ng Panginoong Hesukristo patungo sa Pretorio ni Poncio Pilato, na batay nga sa Marcos 15:16-20, dito siya pinahirapan ng mga kawal ng gobernador. Ayon sa impormasyong bumango noon pang medieval era, si Helena Augusta na siyang ina ng emperador na si Constantine the Great ang nanguna sa pagdadala ng Scala Santa mula sa Jerusalem patungong Roma noong AD 326. Sa panahon ng Middle Ages, hindi pa ito tinatawag na Scala Santa, kundi sa dati nitong pangalan na Scala Pilati, na ang ibig sabihin ay Pilate's Stairs, sapagkat ito nga ay ang mga hagdang patungo sa bulwagan ni Poncio Pilato. Mula sa orihinal na plano, itinindig ang Scala Santa sa Lateran Palace, malapit sa chapel ng St. Sylvester Church, at nilagyan noon ng special roof bilang bahagi ng proteksyon dito. Taong 1589, ipinagiba ng Santo Papang si Sixtus V ang Lateran Palace upang magpagawa ng panibagong konstruksyon dito. Kaya naman ipinag-utos niya na ilipat na ang kinalalagyan o ang dako ng Scala Santa na ito ay matatagpuan na ngayon malapit sa Arch Basilica of St. John in Laterano, doon pa rin sa Rome, Italy. Alam niyo mga kaibigan, sa lumipas na daan-daang taon,
Sumailalim na sa ilang beses na pagpaparenovate ang Scala Santa. Makailang beses itong nilagyan ng mga cover bilang bahagi pa rin ng proteksyon at pagpepreserba dito. Samantalang, mayroon ding tuntunin dito na maaari ka lamang umakyat sa pamamagitan ng iyong tuhod at ito ay gagawin mo habang ikaw ay taimtim na nagdarasal. Sa kabila nga ng mga renovation na isinagawa sa nasabing hagdan, di naglaoy nakapansin ang mga mananampalatayang dumarayo na dito noon ng ilang patak ng dugo na ito naman ay pinaniniwalaan ng mga mamamayan doon maging ng mga turista na ang dugo na ito ay mismong galing sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya, agarang gumawa ng aksyon ang otoridad ng simbahan na lagyan na kaagad ng cover ang nasabing mga patak ng dugo na mayroong selyo ng krus. At batay sa mga taong sumasampalataya sa kasagraduhan ng nasabing hagdan, maraming beses nang naghimala sa mga tao ang dakong iyon. Kapag sila ay nagdarasal habang umaakyat, ay dinirinig ang kanilang mga hiling na ang iba di umano ay patungkol sa pagpapagaling ng karamdaman at samantalang ang iba ay tungkol naman sa magandang kapalaran. Eh sa palagay mo, ito ba ang orihinal na hagdang pinag-akitan mismo ni Kristo? Kung may pagkakataon ba'y pupunta ka rin dito upang sumampalataya sa milagro na nagagawa nito? Pero batay pa rin sa totoong buhay natin, walang ibang dapat tayong paniwalaan kundi ang utos at sinasabi ng banal na kasulatan. Nasa sa inyo pa rin yon kung maniniwala kayo o hindi. At dito na natatapos ang ating ipinagpatuloy na talakayan noong nakaraang video natin. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo? Hihintayin ko ang iyong sagot sa ibaba.